May tatlong kwento akong ibabahagi sa inyo ngayong araw, kabataang. Una itong patungkol sa mga umalis o nagpahinga na players na tila sila yung dahilan kung bakit napili ng kanilang team ang hero nila noong M-series pero sila pa itong nawala. Pangalawa, pag-usapan rin natin yung mga pro players at coach na nagmula sa isang koponan tapos lumipat sa kanilang mga sister team na kung saan alam nyo bang apat na tao lang ang nakagawa nito sa kasaysayan ng MLBB? At ang panghuli, abay isa-isahin natin ang 12 na PH import sa bansang import niya na kung saan ganito na sila kadesperadong palagan tayo sa international tournament gamit mismo ang sarili nating mga kalahi. Pero teka, kumusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisa na yan, tara! Unang-una, pag-usapan muna natin yung patungkol rito sa mga nagdaang M-series at kung bakit nila napili ang mga heroes nila noong sila ay nagkampyon. Nauuna na nga rito ang Bren Esports noong M2 World Championship na kung saan ang pinili nilang hero ay ang Lancelot nang dahil sa ito yung pinakatumatak ng hero ng Bren noong mga panahon na yon at syempre ito ay sa mga kamay ni Carl TC. Ngunit si Carl T. Serin, ang pinakaunang umalis sa kanilang koponan noong nag-uumpisang magkaroon ng problema ang Bren. At syempre, ang pinakadahilan nga nito ay ayaw niyang magkaroon ng kahati sa main 5 dahil nabibitin nga di umuno siya sa paglalaro. Pumasok na kasi noon sina Saksha at Malik na kung saan nagpa siya na lang sana siyang bumalik na lang ulit sa kanyang pag-aaral pero dito na siya napagpa siyang oferan ng koponan na Echo. Ang sumunod naman rito ay ang Blacklist International na kung saan noong sila ay nagkampyon noong M3, abay pinili nila noon ay ang hero na Estes kahit pa nagkaroon nga ng problema sa pagitinala ng Munton matapos ng iparamdam ng mga ito na hindi nila trip ang Estes na kanilang pinili. Kumbaga sobrang magiging maliit lamang kasi ang market nitong Estes dahil halos hindi naman napapansin nito noon na kung saan sa bandang huli matapos magkaisa ang mga tao maging mga content creators na nanawagan ng hashtag We Want Estes, abay dito na tuloy ang bumigay ang Munton. Kaya hindi na talaga bago para sa Munton at V-Wise ang magkaroon sila ng salpukan sa isa't isa at siguro mas maganda kung gagawa nilang tayo ng hiwalay na video para pag-usapan yan ano sa tingin mo kabatang. Pero yun nga, napili nila ang Estes, syempre ito ay dahil kay Oh My Venus at ang Blacklist na rin kasi talaga ay nakilala sa paggamit ng hero na ito. Kaya naman sa bandang huli ang Estes pa rin ang nagwagi, ngunit katulad noong naonang si Carl TC na may Lancelot, abay itong Estes na pagmay-ari ni Oh My Venus ay tuloy na rin nagpahinga ngayon sa pro scene. O masasabi nating nawala na muna siya sa Blacklist sa loob ng dalawang magkasunod na season at sobrang hirap na nga nito kung makakabalik pa sila sa MPL. Kumbaga sabihin na nating sa MPL S14 ay makakabalik ang V-Wise pero ang tanong, makakayanan pa ba nilang sumabay gayong sila pa lang ang makakagawa nito pag nagkataon na may dalawang pro player na nagpahinga ng dalawang season tapos bumalik tapos kagana pang muli? Abay sobrang laking challenge nga nito para sa kanilang dalawa. At ang pangatlo naman ay ang sumunod na M4 na kung saan ang nagkampyon. Nga rito ay ang koponan na Echo na kung saan ang kanilang napiling skin ay walang iba kundi ang Chow nang nag-iisang yawi. Ito nga ay matapos siyang magpamalas ng lakas gamit ang hero na ito. Ngunit katulad ng dalawang nauna na sina Carl TC at Oh My Venus, abay itong si Yahweh ay tuluyan na ngang nagpaalam sa kanyang koponan na Echo at ang masama ay ang hindi niya nga pagkakaroon ng magandang pag-alis sa kanyang team. Dahil kalimitan, yung nawawala sa kanyang team o yung mga natatanggal ay sila yung mga nakikita natin nag-underperform pero itong si Yahweh ay nasa kalakasan pa rin naman noong siya ay tuluyang umalis sa kanyang dating koponan. Kumbaga ang Pinas ay mayroong apat na M-series title na ibig sabihin may apat rin tayong M-series skin at bukod tanging Super Marco na lang na pumili ng Brody ang siyang natitirang naglalaro at nasa sariling koponan pa rin hanggang ngayon. Samantalang ang kasunod naman ito ay pag-usapan natin yung apat na taong nagmula sa isang koponan na lumipat sa kanilang sister team na una na nga rito sa ating listahan ay sina Coach Yeb at Kyrie na kung saan mula sa Onyx PH ay lumipat nga silang dalawa sa Onyx Indo.
Kumbaga masasabi nating wala pang napapatunayan ng dalawang ito noong sila ay nasa Pinas, pero noong lumipat na sila sa Indo, abay dito na nila tuluyang nakuha ang sunod-sunod na kampiyonato, kaya naman naging matagumpay ang paglipat nila sa kanilang sister team. Pangatlo ay itong si Yawi, na kung saan ang Echo ay pagmamayari ng Aura, na kung saan sobrang ganda naman kasi talaga ng ganitong paraan na hindi nila ilalabas ang isang player na pwede pang mapakinabangan ng ibang koponan. Kumbaga magtagumpay man si Yawi sa susunod na season, abay ang management pa rin nila ang panalo kasi naman masayang lamang ang talento ni Yawi sa Echo. Sa pagiging six man ito, abay mas maganda kung gagamitin na lang nila ito sa Aura. At ang pang-apat ay itong si Coach Aziz na nagmula sa Evo Singapore. At dito talaga siya nagmula, pero dahil sa galing nitong taong ito sa pagko-coach, abay pinalipad siya ng Evo's papunta sa Indonesia, kaya niya tuluyang nakuha ang kampiyonato ng M1. At ang panghuli, abay pag-usapan na nga natin yung isang dosen ng PH import sa bansang Indonesia, na kung saan sa team na RRQ ay nandito si Naerad, Brusco at Coach Vren, tatlo na agad ito kabatang. Ang pang-apat at pang-lima naman ay nagmula sa Evos, na kung saan nandito naman sina Super Red at Coach Teo na siyang makikipagsuwagan rin mismo sa ating mga PH import. At ang pang-anim at ang pang-pito ay sina Coach Yeb syempre at Kyrie, na kahit nagpahinga si Coach Yeb sa GOF, abay hindi mawawala sa MPL S13 ng taong ito dahil dito nakasalalay ang MSC 2024. At siguro, kahit sobrang daming dumating na PH import ngayon sa Indo, abay silang dalawa pa rin ang nagmamayari ng malaking kalamangan kumpara sa mga ito. At ang pangwalo at ang pangsyam naman ay ang koponan na Bigetron Alpha, na kung saan nandito naman sina Eman at Lord JM. Abay oo nga pala, nandito si Moreno na mahilig magmukbang, pero ngayon, paano ba yan? Kinailangan nyo na ng Pinoy na katulad ng hashtag PHMukbangNoMore. At ang pang-sampo at pang-labing isa ay itong Geek Fam, na kung saan nandito si Domarky at Baloyski, pero kabatang, hindi pa naman confirm ha, pero posibleng nandito rin si Coach Bluffsy, at kung magkakatotoo nga ito, abay siya ang pang-labing tatlong PH import natin, pero dahil wala pang anunsyo, abay 12 muna ang nasa listahan. Ang pagdating ng mga PH import ay isang malaking challenge para sa Geek Fam, na kung noon ang paghahandaan lamang talaga nila ay ang Onyx, abay ngayon nandyan na ang RRQ, isa pa ang ibang mga team na kagaya ng BTR at Evos at marami pang iba. At syempre ang panghuli ay ang PH import naman ng Aura Esports, walang iba kundi si Yawi, na kung saan siya naman ang mauuna para hawakan ng team na ito papasok sa kampiyonato, pero hindi kapag dapat mag-expect ng napakalaki sa kanyang koponan. Dahil malamang, daraan pa yan sa lubak na daan bago sila tuluyang magdere-derecho. At katulad nga ng sinabi ko, kapag hindi gumana itong lineup ng Aura sa S13, abay asahan mo may susunod na PH import na siyang magiging jungler ng team na ito para sa S14. At yan ang ating isang dosen ng PH import na pinadala sa bansang Indonesia. Ngayon, nyo kami abangan ng hashtag IndoPride matapos nyong lunukin lahat ng mga sinabi nyo. Kaya naman, mag-jump naman kayo sa panibagong script na parang ganito. Hashtag IndoMoney, hashtag PHPoor. Ganyan naman tatakbo ang mga script nila. Asahan mo yan kabatang sa mga salpukan na magaganap sa international tournament. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga mainit na kaganapan ngayong off-season, konting tulog na lang, salpukan na naman ng ating mga koponan. At mas nakaka-excite ngayon dahil kalat na ang mga lahing Pinoy. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.